Ang Pilipinas, ang lagi po natin ine-export ang ating raw materials, pagdating po sa ibang bansa, nagiging, ito na yung katapusang material, pagbalik sa atin, mas mahal na. yun po eh, meron po ba tayong kakayahan? Yung technology na tayo na po mismo, ang halimbawa po, ano, dyan po sa tinatawag nating mga mineral na mga katulad po ng bakal, ng, meron na po ba tayong kakayahan na tayo na mismo ang makagawa ng finished material? Kaya, pero ang energy ang problem natin. Wala tayong power. Sa maliit na aming diskusyon dito sa mga aking mga nakapaligid dito, ang ginagawa po ng DOST ay pag-aralan kung paano po yung processing. Subalit hindi talaga sila yung nagpo-process. Kung ang tanong po ay may kakayahan po tayo, subalit kulang po tayo sa enerhiya. Kailangan po talaga ng malakas na kuryente rito, kung ito ay cold power o kung ano man, yun naman po ang kulang natin. Napakaganda po niyan. Yan po yung inaantay kong sagot. Sapagkat ang kasunod po nun, tayo po ba ay may kakayahan na para sa nuclear power plant? Kasi para po sa akin, no? Yan ang sagot. Kagaya po ng sagot ko kanina, Your Honor, at dulot na rin na napakaraming bulong dito sa kaliwat kanan. Maraming Indian dyan. Sa... Iba't iba ho yung research po natin, wala po tayong kakulangan. Opo. Ang magpapatakbo po kung sakali ng isang plantang nuclear ay Department of Energy ang nakakaalam. Subalit yung scientific knowledge, the scientific knowledge, the research, I think the Philippine Nuclear Research Institute is abreast with the latest technological developments and even the hazards involved, if there are indeed any, relative to nuclear power. So, yung kakayanan, yung research, meron po sila. Yun, napakaliwanag po. Nasa atin na po lahat. Nasa atin ang minerals, nasa atin ang talino para i-process ito, nasa atin ang talino para makapagpatakbo ng nuclear plant. Ng shape, ha? Ibig niyo pong sabihin, ginagarantihan niyo po na shape. Aba, eh, wala na talagang kulang, kundi budget. Opo, yun ang sabi nyo kanina sa pag-uusap namin, kaharap din po si Senator Binay, maging ang Bangladesh ay gumagawa ng dalawang nuclear plants ngayon habang tayo po ay nag-uusap. Bangladesh po yon, isa sa hindi naman kayamanan na bansa, ay meron na rin nuclear plant. Opo. Minsan po, mahal na taga-pangulo, nagkakwentuhan tayo patungkol dyan sa Bataan nuclear plant. Meron po ba kayong pag-aaral dyan sa DOST na ito po ba capable? Meron dapat coordinate mo sa DOST. Meron po kang studies. For example, walang burning fault at saka yung volcano. That's, wala yun. Pero, dito to yun. Mr. President, Your Honor, sa sangayon po rin sa pagkakaalam ko at sangayon na din sa DOST, meron po silang, they have current studies as to the safety on how to rehabilitate and operate that Bataan nuclear plant. At I was informed, and this is coming from the DOST family itself, that there should be no issues relative to the fault line or even any volcanoes in the area that would impede the operation or the re-operation or the re-ignition of the Bataan nuclear power plant. Safe daw po yun, Mr. President. Maraming salamat po sa DOST at binigyan niyo po ako ng napakagandang ngiti sa aking labi at ako po'y mapapaupo dyan mamaya ng panatagang kalooban at ng inyo pong ahensya ay talagang pinatatakbo niyo po ng tama. Maraming salamat po, mahal na... Meron pa pong hinahabol si Kalihim. Meron kami. 15th anniversary.
Maraming salamat. Meron pong anniversary daw po. Pwede rin kayong imbitahan at pumasyal doon sa Bataan Nuclear Power Plant. Basta sinabi niyong safety, darating po ang Indian. Tama po. Maraming marami salamat po, mahal na taga-Pangulo. Mahal na ginoong Pangulo. Napakaganda po ng pag-uusap na ito sapagkat gustong-gusto po natin, mahal na ginoong Pangulo, na malaman ng ating kababayan na tayo pong ang inang bayang Pilipinas ay mayaman. Mayaman na mayaman po tayo. At unang-una na po dyan ang ating minerals at natural resources na identified po ng DOST kung nasan ito. At ang pinakamaganda po sa lahat, nasa atin po ang talino. Nasa atin ang kakayahan. Ang kulang na lang po, ito naman po ay aking hihingin sa ating chairman ng finance. Sa atin pong ginagalang na si Senator Angara. Nasa susunod po, sana po madagdagan ang budget ng DOST. Maraming salamat po, mahal na Ginoong Pangulo. Mabuhay po ang Pilipinas. Thank you, Senator Padilla. Mr. President, next task to interpolate Senator Binay, I move that she be recognized. May we would like to recognize the distinguished lady from Makati, Senator Nancy Binay. Thank you, Mr. President. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mr. President, Mr. Chairman, for next year po, ilang percent po ng national budget ang allocated for research? Research? Iba't iba po, Your Honor, iba't iba po ang component sa DOST ng research. Meron po tayong research sa pagkain at nutrisyon. Meron po tayong research sa forest products. Meron po tayong research sa metal industry. Meron po tayong isang overall research council. Ang total po nito ay... DOST is this one. 7.8 billion. Ang total budget po for research and development ng DOST, kasi po, Your Honor, halos lahat po ng ahensya ay merong research component, DA, DNR, DOE. Sa DOST po ay 7.891 billion. Ito po ay sa lahat po ng ahensya na nabanggit ko rin kanina, kasama po ang DICT, DTI, DOTC, DOLE, na may research component, ang budget po natin ay 0.33% as against the GDP. 0.033. And in other countries po, how much do they usually spend for their R&D? 1% or greater. 1% or greater, Your Honor. So ang ibig sabihin na, Mr. Chairman, ang kumbaga pagdating ho dun sa research, talagang hindi ho natin binibigyan ng sapat na pondo. Dito po sa computation na nasa harapan ko ay kulang. Sa DICT nga po, zero. Sa DOTR, wala ring research, zero. Sa marami yung zero dito, maging sa DILG, zero. So, tama po yung inyong conclusion, Your Honor, that the ratio, the total ratio of total R&D budget is really, really minuscule. Very, very